through the blog and share stories. Alam mo ba Nana, na masarap magkaroon, mas kasi pag masarap yun, ano yun eh, pwede mo gamitin sa pagkain. Nakakatuwa ang pakiramdam ng isang tao na nagkaroon ka ng isang mentor o isang guru, ano, na ibinigay yung ano, yung effort niya na magturo and maayos na ibagang meron kasi nagtuturo ng ano eh, madali sa isang bob, sa isang bobo ba o sa isang hindi agad nakaka-accept ng yung sabi natin mahinang makaunawa na yung nagtuturo ay ano, nagme-mentor sa iyo ay mahusay magpaliwanag. Ano, meron ganun talaga na ano, na tao na malinaw, malinis, madaling intindihin, napaka-simplify, and ang kailangan mo lang bilang isang tinuturuan ay mag-focus. Focus, unawain, at yung sinasabi niya, intindihin. Kasi ako, ano, isa ako yun sa mga ganun tao na pag sa ganun pag-aaral, medyo pag hindi ako, although ako technician talaga ako sa computer and effort din talaga bago ko marating yung pagiging technician ko with my experience, and then ninais ko talagang pursigihin ang sarili ko para magkaroon ako ng experience, and then naghanap din ako ng maseservisan ko para mai-apply ko yung pinag-aralan ko through school. Natutunan ko kasi yung pag-aaral mo sa school, mga basic lang talaga eh, kung may actual, pero mas iba pa rin yung actual na kumikita ka na, nag-freelancer ka na, o nasa shop ka. Iba talaga, iba. Yung natutunan mo sa school, ano yung mga, ano yun, chore lang, ituro lang. Pero, with that talaga, yung paano ka humarap sa tao, paano ka may, paano i-market yung sarili mo, paano ka lumago sa experience, and then iba pa rin yung mag-research ka, manunood ka, lahat-lahat na kasi andan yun eh. So, naging ganun ako, inaral ko talaga, inaral ko, and then after nun, hindi rin naglaylo ako kasi ang hirap eh, sa tagal ko ng technician, hindi man ako nagkaroon ng kuryente, hindi rin ako nagkaroon ng puhunan, gusto ko magkaroon ako ng shop, na para bang nainggit ako dun kay, ano, kay Amil, kasi si Amil, technician siya, tapos nag-focus siya. Although, wala din ako, personal ko siya na ako sa, I mean, meron ka bang ano, meron ka bang certificate na NC2? Sabi, wala nga eh, talo mo nga ako eh. Oh, meron eh. Pero, with that experience ko, hindi kagaya ng experience niya, kasi mas malawak siya sa karanasan niya bilang isang technician. Ako, asan talaga, ang alam ko lang, mag-format, mag-peer-to-peer, mag-IP address, mag-uninstall, mag-partition. Pero sa karanasan niya, as ako, ikukumpara ko sa kanya, mas malawak siya kasi siya, sanay niya siya sa laptop, marunong siya sa presyo, mag-presyo, and ano talaga, biyasang-biyasa na, confident na, talaga ang dami niyang alam kumpara sa akin. And then, dun lang kami magkaiba. Kasi mas may papel ako, pero kung sa pag-a-apply, mas qualified ako kasi may papel ako siya. Medyo kailangan, matatanggap siya kung may bato siya o meron siyang backer kumpara sa amin, and then hindi rin naman ang matatanggap dahil kulang ako sa experience, sa kanya mas marami siyang experience. Yun yung pagkakaiba. Sabi ko, naglaylo ako doon, then nagship ako ng ibang qualification kasi feeling ko ito yung mag-aangat sa buhay ko, kasi mag-aalaga na lang ako ng gulay, ng mga crops, tapos magmamarket na lang ako, and then wala akong amo, magkikintusa ako, pero after nun, wala pa rin talaga akong kapital eh. So, hindi biro yung hinahangad ko dahil feeling ko, sabi ko, ano kaya kung mag-asawa ko ng mayaman? O kaya mayroong kaalaman din sa ano, sa agriculture. O kaya humanap lang ako ng ano, hindi rin talaga biro ang magkaroon ka ng karasya. Sabi ko, ang galing na sa'yo, nakatsyempo ka ng yung kinuha mong partner, merong kapital ha. Tapos, ano ka lang ha, nakakuha ka pa ng ano, ng permanent na trabaho yung asawa mo. Ang lupit mo, boy. Kasi ganun talaga yan. Sabi ko, ay, grabe, sana nagkaroon na ako ng ganyan. Sabi ko, bigyan ko, hindi kasi ako pogi eh. At saka hindi ako hindi ako bukadera. Yung bagang, yung muscle stock. So, nakakatuwa. And,
nag-iiba yung successful niya. Kasi nung pares lang naman kami, pero siya nakakuha siya ng naging kasama niya sa buhay, negosyante, tapos loyalty yung babae sa kanya, tapos mayro ang mindset ng babae, negosyo din, tapos nagkaroon siya ng, siya, yung, na, napag-combine niya, nagkatulungan sila mag-asawa, nakapag-renta sila ng isang up and down na, ano, na bahay, tapos meron siyang internet cafe, meron siyang repair shop, tapos meron yung babae, may tindahan, tapos nagmamarketing pa ng ano, ng mga pabango, tapos nagmamarket pa ng mga ano, mga susupply pa ng ano, yung mga retail na ano, retail na bigas, tapos hanggang sa nagawa, nag-wholesale na nga siya, tapos ano pa siya, nag-online selling pa siya. Sabi ko, ang swerte mo naman, di sa babaeng yan. Tapos ako, kulelet pa rin, sabi ko, talagang ano, sabi ko, parang ano, parang sabi ko, swerte mo talaga, boy. Sabi ko, ganda lalaki mo eh. Yun yung wala sa akin, kasi time na yun, naghahangad talaga ako na magkaroon ako ng pwesto, o yan, magkaroon ako ng tutorial, tapos bubunta ako sa school, magbibigay ako ng calling card, tapos ano, magbibigay ako ng flyers, bunta ako sa mga, ano, mga local government unit, mga ganyan, para makapag-service ako sa mga munisipyo, marunong ako mag, ano, mag-recover ng files. Pag na-delete yung files mo, kaya ko i-recover yan, and totoo naman yun. So, ano, marunong ako mag-partition, marunong ako mag-format ng laptop, marunong din ako mag, mga ganun ba, pero hindi ako naging successful talaga, promise. And then, ang mahirap kasi kapag technician ka, yung kakayahan ni Amil at kakayahan ko, magkaiba. Magaling sa mga ano, yung pag mga ano yung nagkakaroon na ng mga risk sa problema, yung mga ano na yung mga problema talaga, kaya niyang isolve yung, kaya niyang, and ano siya, magaling talaga siya. And kumpara sa akin, sabi ko, sinata talaga siya. And ako, very, ano ako, yung time niya, sabi ko, hindi yata ako magiging successful sa kursong ginawa ko, yung aking qualification. And then, try din ako sa ibang, ano, kasi ako, bilang 43, ano, 46 years old, hinahanap ko pa yung talaga yung saan ako talaga tugma eh. Magaling naman ako dito, madali akong makamemorya ng ano, madali akong matuto sa technical, sa computer technician, kasi yun naman talaga yung ginawa ko at yun naman talaga yung gusto ko. Kasi ano, pag nag-repair ka ng computer, nakapag-try na rin ako mag-setup ng internet cafe, isang printer sa lahat ng network, nakashared, o kaya ay gumawa ng timer sa ano, sa mga ano. Dati meron akong formula din sa Excel eh, yun ang gagamitin mo, mag-include ka ng login, logout, tapos magko-compute na siya. Yun yung binigay sa akin program, pero limot ko na rin. And then, paano mag-maintenance ng per unit, and then, ano, mag-reformat. Yun ang anong ko, kasi talagang maghinang-hinang, kahit pa paano, marunong din naman. Pero hindi ko siya na, ano, hindi ako dun naging successful talaga. And then, ano, sabi ko, try naman ako nito, agriculture. Pero mayroon din mag-agriculture ha, sa totoo lang. Dito nahasa yung nadagdagan yung kaalaman ko. Pero kung wala ka naman puhunan, hindi ka rin naman mag-ano. Sabi ko, number one talaga. Puhunan talaga. And then, kapag may puhunan ka na, sabi ko, no, nagkaroon ako ng pera, tapos magtatayo ako ng negosyo. Eh, yun ang hawak ko, tapos dumating na, kailangan pala ng ano ko yung pera, kakainin ako, mamamasahay ako. Mahirap pag ano, mag-manage ng pera. Kasi yung perang hawak kong pampunan, hindi din naman talaga doon na pabunta yun. Kasi nawala yung cellphone ng ano ko, nagkaroon ako. Siyempre, may mga kabarkada ka din na, uy, pag-libre naman dyan, nakakuha ka dyan, ganyan. Doon naubos din, and then, yun. Talagang ano, kapag, dapat talaga pag may pera ka talaga, ano, marunong kang ano, bibili mo talaga yung karapat-dapat, inikigastas ng gastos. Kasi, ano yun eh, pabawas ng pabawas, di ba, kung mayroong pumapasok, and may lumalabas. Kung palabas ng pera mo, paubos ng paubos yun. And then yun, hindi naman ako nakapag-put up ng negosyo, hanggang sa inaasahan ko pa rin yung panalo ko dun sa aking contest na sinaliyan. So, nauubos talaga. So, talagang, nagbabayad na lang ako ng utang dun sa na ano kong puhunan. Pero, hindi rin naman ako naging successful talaga. Paubos nga eh. Kaya sabi ko, ano, swerte pa rin talaga. Iba yung kapalaran ni Amil, iba yung kapalaran ko. And doon ako maasa na sana loobin ng Diyos na may pagkalaob sa akin. Kasi siguro kung
minahal ko din yung trabaho ko na nasa private school ako. Siguro hanggang ngayon, permanente na ako. Yun lang yung gagawin ko habang buhay. Papasok ng papasok, linggo lang yung walang pasok. Monday to Saturday, may pasok ka, whole day. And then, ayun, zero yung income mo. Madami kang benepisyo pero hindi ako doon tumagal. And, yun, nagpatuloy pa rin ako sa pag-aaral kasi may allowance. And then, pasok. Pero hindi pa rin ako successful. And, ayun, swerte si ano sa babae, nakapag-asawa siya ng babaeng may pera din, yung lalaki may pera din, nasuportahan ng nanay, hanggang sa nakapagtayo ng negosyo. Kasi nung pakasal sila, siyempre may mga bigay din ng mga ninong, ninang, kaya nakapagsimula sila ng negosyo. And then nakapagtayo sila ng sarili ng tahanan. Ako, wala akong ganun eh. Kasi babawad ka pa ng renta, sino ba naman babae ang magbibigay sa'yo ng partner sa'yo, sa, itatayo mo negosyo. And ano, walang ganun, hindi basta-basta yung ganun. Sabi ko, swerte lang siya. Kasi ano, may tulong support yung magulang ng lalaki sa kanya. Nakapagpakasal sila, nagkaroon sila ng mga ninok ninang, nagkaroon sila ng kapital. Sa yung baba sa negosyo, yung lalaki mawala hindi sa negosyo. Naging successful sila, pero ako, wala akong pagkukunan talaga. Swerte na kung manalo ko sa wedding o kaya sa loto. And hindi naman ako nagagawa yun kasi kung tumaya naman ako sa wedding, naku, ang hirap manalo. And yun, kikita ka ng sa pagtatrabaho mo, ano ang hanap buhay mo. Minsan eh, kung hindi ka kakilos, hindi ka magtatrabaho, hindi ka magkakapera. And kung hindi ka naman kumilos, wala, gutom ka talaga. So yun lang naman, for the vlog, isa sa video to you. Masamang comment ko, buti wala po pinagkaiba. Yun, and pabor po yun sa my channel. Bye! Thank you po for watching my vlog. And yun lang.